Nakarinig ka na ba ng ham-isaw? Tuturuan kita paano gumawa ng ham-isaw. Kaya manood ka na at simulan mo nang kumita. Wow, ang sarap! So, bumili ka muna ng ham, yung affordable lang. Tapos, hiwa-hiwain mo ito into equal parts. Mga about 1 inch ang hiwa ng bawat slice. Tapos tuhugin mo ito ng barbecue stick, yung maliit lang na barbecue stick para hindi mapunit ang ating ham. Dahan-dahan lang din po ang pagtusok at baka ito po ay mapunit. Kaya maganda yung medyo makapal na ham ang bilhin mo. Ayan, natapos na ang lahat at itabi muna natin ito. Ihanda na natin ang ating flour mixture. So maglagay tayo ng 1 cup all-purpose flour, 1/2 cup cornstarch, 1/2 tablespoon baking powder, 1 teaspoon ng sugar, at swak pack or kahit na anong powdered milk na 33 grams. Ihalo lang natin ito. Tapos, i-mix natin para mag-combine. And then, lagyan naman natin ito ng 1/2 cup of water or tansya-tansyahin lang natin ang paglalagay ng tubig hanggang sa makuha na natin ang tamang consistency. Haluin lang natin na haluin hanggang sa mawala ang lumps. Ayan, ganito ang tamang consistency. Ihanda naman natin ang breadcrumbs. Ilagay natin ito sa isang separate bowl. Simulan na natin i-coat ang bawat ham sa flour mixture. Pagkatapos niyan, i-coat na natin ang breadcrumbs. Repeat process lang, pero syempre yung ikukonsume nyo lang sa araw na yun or pagka meron kang customer na bibili, tsaka mo gawin yan. Ayan, ready na para iluto. Ihanda na natin ang kawali at mag-init na tayo ng mantika. Huwag naman yung sobrang daming mantika, yung sakto lang. Tapos, iprito natin ito sa low fire para hindi agad masunog ang breadcrumbs. Siyempre, huwag natin kakalimutan lutuin ang kabilang side. Napakabilis lang nito maluto kaya dapat bantayang maigi para hindi masunog. At pagluto na, pwede na natin ito hanguin. Siyempre maganda pagka merong tissue or paper napkin para masipsip yung mga mantika. Ayan, magluto naman tayo ng isa pang batch. Pwede nyo pala ito ilagay sa freezer ng mga isang linggo kung sakaling hindi nyo pa lulutuin lahat. O diba, matipid siya at saka napakadali pang gawin. Okay, ready na to serve. Or pwede mo na rin siyang simulan ibenta. O diba, ang sarap tingnan, crunchy, talagang nakakatakam. At kung ito naman ay iyong ininegosyo, pwede mo ito ilagay sa mga plastic cups. Or, pwede rin sa mga paper plates. Pwede mo ito ibenta ng 5 pesos sa bawat stick. Depende na po yan sa computation ninyo kasi syempre iba-iba naman ang presyo ng bilihin sa bawat lugar. So, kung saan kayo mas makakamura, yun ang bilhin ninyong ingredients para malaki ang kitain ninyo.
Pwede nyo lagyan ito ng sausawan like ketchup with mayo or baka may maisasuggest kayo na masarap na sausawan para dito. Comment down below! Tikman na natin! So I hope nagustuhan mo itong ating ham isaw. Huwag mo kakalimutang mag-subscribe at mag-follow sa aking FB page at YouTube channel. Thank you for watching!